Sumasabay ka ba sa truck pag training na? O kagaya ng iba na ako, kagaya ko, hindi ako ganun. Nag-training agad sa truck kasi nga, dyan yung mga batang maray nagkakarga, dami sakit. So ako nagtotos. Actually ako, sumasabay na ako pag ang mga nasa 100 kilometers. Oo, yun. Doon ako nagpapasabay. Depende yun sa lakas ng loob mo. Para sa akin, maganda rin magsakay ka agad sa truck para masanay na yung ipon yung sa truck. Kasi kung hindi ka na din masipag mag-cross ng ipon at ikakarga mo rin ng 100 kilometers na rin ng ipon mo, ay ako, good luck. Baka kalating ka agad na mawala siya. Oo, oh, ganun. Meron talaga makaka-uwi, pero meron talaga hindi. Pero pag tinihirapin yung ipon mo sa ganun situation, gradual lang talaga. Ano? Kung hindi ka masipag mag-cross, pero kung masipag mag-cross, okay lang. Tapos, at the same time, kung isang oras na nilipin ka ng ipon mo, Nasasana yung ibon mo na maging kapati na doon kami sa mga. Nakakain na siya kasi alam niya kung saan nakainan. Kung kapit na siya kasi alam niya yung lugar na pinag-aanohan niya lagi. Ang disadvantage lang, isan, marami kayo nagkakanda sa truck at doon lang yung ibang sakit. Pwede yung mahawa yung ibon mo. Ang advantage sa mando, kapag nahawa yung ibon mo doon sa malapit pa lang, may laki ang chance mo na may recover mo kagad yung ibon mo kasi malapit pa lang. Yun, may mga advantage, saka may disadvantages. Pero, lahat pwede mo pag-aralan. Usually, sir, pagka gano'n nagkakasakit yung ibon mo, ang sakit lang naman yung mga... Ang sakit natin yun. Basa yung tulunin at saka... Anong mga ginagamit mo? Madali na gamitin yun eh. Kasi ako, tested ko na yung nag-ano ah. Yung... Hindi ko alam kung ano yung meron sa, ano, sa TR ko, meron sa lower. Binibigay ko ng kinakapsul ko yun. Binibigay ko sa kanila yun for 5 days. Isang 3 days ko na pag-i-i-i. Pero, ang pagbigay ko nun, sa umaga, pagdating sa hapon nun, binibigyan ko ng electrolytes na may B-complex sa probiotic. Pang-sulpot ko doon sa ano. Yun, naituro naman sa akin ng doktor yun, kaya ginagawa. Okay. Ganun pa ngayon. Dati, bawal yung magpainom ng probiotic kasi nagbigay ka ng antibiotic. Eh pala, may oras pala nang bigay noon. Ano, at least naka 7 hours na nakapahinga sa antibiotic yung ano, yung duration ng bigay mo ng antibiotic. Pwede ka na magbigay noon yung 7 hours pataas ng probiotic. Hindi yung sabihin, hindi yung lagi sinasabi, kung magbibigay ng antibiotic, yun ang probiotic, magbibigay ka nga ng antibiotic, hindi ko kontra yun. Pero may oras pa rin. Ang kaya ka nagbibigay ng probiotic, para at least yung bacteria, medyo maano na, yung may recover niya, medyo wala yung antibiotic na bigay. At the same time, hindi mo sana ng electrolytes, kaka ng B-complex, para yung appetite niya sa pagkain ng yung pagkain niya ng ibon, hindi mapiklan, malakapas niya kumain, saka mayroon pa sa extra electrolytes na pagkain sa katawan ng ibon. Pagbalaan sa kapapalansin. Kaya ganun ang pagtipla, yun ang pinayong ibon. Importante yan, ha? Importante yun. Hindi puro antibiotic lang. Dapat, tayo nga, di ba pa nagkakasakit tayo? Injection, meron tayong suero. Extras. Kasi kailangan natin ng katawan. Ang katawan natin para hindi bumagsak katawan, hindi tayo bumagsak, hindi tayo maghihina ng gusto. Same alaga natin. Pagka derby na, diba, dating ng derby, pagdating ng derby, nagbibigay ka ba ito yan? O, tapos, ano? Sa atin, anong patoka? Ano kasi natin, yung nakagawin na natin, talagang sa Kalapate, na natutunan din natin talaga sa mga bansa, sa Belgium, sa mga talagang pinagalingan ng Kalapate natin, talagang magkakamit sila idea talaga ng number one.
kasi siguro dahil natural sila, the same time, makikita mo naman yung stock maganda. Kaya pwede natin huwag ang ideal. Medyo may kamahalan nga lang, di ka tulad dati, magkano lang ideal? Parang inabutan ko ideal. 350 yata ang inabutan ko ideal eh. Tapos ganun pa kalalaki, ang lalaki. Ngayon, nila yata, magkano na? 8 ba? 9? Tapos ang liliit pa. Tapos ang hirap pa mag- maghanap. Pero tingin ko, napaka, talagang importante sa ibon, yung ideal. Pag dumating yung ibon ng Linggo, kailan ka nagpapalipad doon yun? Tuesday ng half na. Sariling lipad nila? Sariling lipad yun. Depende dun sa hirap mo kinarir ng ibon. Kung nahihirapan ng gusto yung ibon, then, alam mo, nag-ismash o no? Sobrang hard race. Nakita mo pagdating yung ibon. Pagdating yung ibon, halos sumubsog na o talagang malungkot na. Hercules ka na ng top level sa hapon. Monday, Tuesday, yung may ito. Hercules, tas Biyernes. Hindi ka na magtutos eh. Yung Hercules, Hercules ng tanghali, nagtutos ka na yun. Tapos, Webes ng tanghali, nagtutos ka. Tanghali ako nagtutos kasi, magkano? Ah, ilang kilometers ang post mo? 40, 50 kilometers. Hindi ka, para mapagpag lang. Pero sa experience ko naman, yung ibon ko, pag pinalipad ko naman, lumilipad pa rin naman sa oras. Nasa disiplina kasi. Pagaling sa ano. Tsaka depende sa recovery ng ibon. Pero number one talaga, pag nakita mo yung stress ng ibon mo, nakita mo nahihirapan mo, kung pinagkalunis palilipad rin mo. Bababa rin talaga yun. Hindi makakatulong yun. Ang kailangan nila pahinga. Hindi lahat ng itinuturo, tama. Ibig sabihin, hindi lahat ng tinuturo, gagawin mo pala, mali-mali ako. Hindi lahat ng tinuturo, gagawin mo. Kasi yun, depende yun sa ano, sa situation. Depende sa situation, depende sa observation mo sa ibon. Guys, pinakadabes talaga lagi sinasabi, lahat ng veterano, lahat talaga ng veterano, observation talaga importante. Observation, ikaw mga kaklas. Kaya naiintindihan ko din naman yung mga talagang pinagulan namin ng mga matatandang fashion, hindi na nagtuturo. Dahil siguro, mas maganda na rin, talaga naman totoo, ikaw naka-develop, ikaw rin naka-tuklas kung ano tama para mo sa iyo. Alamin yung sa sarili mo. Kagandahan lang din ngayon, kasi may mga YouTube na, may lang sa Facebook na, may nagtuturo na sa'yo, may nag-vlog na, may pattern na. Hindi sabihin, hindi na nagtuturo, gagawin mo. Gagawin mo lang, ano, susundan mo lang yung pattern. Pero yung pattern na yun, depende yun sa observation mo sa iyo. Ganun ang pag-ano. Ganun ang pag-aral sa pag-condition nila. Hanggang ano na yun, yun na yun. Ano, hanggang takloban. Ano eh? Ang takloban kasi ano eh. Nag-adjust ka. Halimbawa, kung nagluto tayo ng... Mas mahaba pa yun eh. Friday. Diba, nag-ano tayo, nagluto tayo ng Friday. Nagpapalipad ka pa ba pang Friday? Loading. Loading day. Ako na Maga lang, pusa lang. Kasi, anyway, yun din yung maglaro. Yun din time na minsan nagpapaligo ako. Kung di naligo ng Thursday, papaligo ako sa umaga. Ano na yun? Yun na rin sila. Nagpapaligo ka ba ng Monday? Monday to Tuesday. Depende nga doon sa hirap kung hindi mo nakita. Basta yung ano. Pero Friday? Thursday at Friday. Depende rin doon sa ano. Kasi kung nagpaligo ka ng Tuesday minsan, Friday ako nagpapaligo. Pero paligo ako ng Monday, Thursday ako nagpapaligo. Depende nga yun sa kondisyon ng ibon. Kaya lagi, observation lagi ang pinagbabasihan mo sa lahat ng ginagawa mo sa ibon. Hindi yung Lunes, magpapaligo ko. Kasi itong nandiyo naman sa akin. Nakakalang pa yung ibon mo. Anong patulong? Kasi yun lagi. Hindi makakatulong. Hindi makakatulong kasi depende yun sa linipad ng ibon. Observation mo talaga kailangan. Hindi lahat gagawin mo. Pattern mo lang yun, pero hindi lahat yung gagawin mo. So, kasi yung mga newbie, pero bigyan mo nga ako ng ano, ng isang linggo na format ganito, ganito. Yes, ano, susundin na yun, susundin na yun kung ano. Tapos, next week, gagawin na naman nila yun. Kahit na hindi pa ganun ka-recover. Kahit hindi pa ganun ka-recover yung ibon, gagawin, hindi ganun. Ikaw ang mag-uusap yun sa ibon, kung paano mo gagawin ko sa kanya sa araw na yun. Ganun lagi ang ano. Swerte nyo, may nagtuturo lang yun. Sabi nyo, wala, alam mo bakit yung pinagbilang ko yung si Ege Puas, kaibigan ko na yun ha, kumpare ko pa. Sabi ko, pare, turuan mo naman ako kung kondisyon. Bigyan mo na ng tiki-tiki yan. Ayos na yan. Ganun kasimple ang itinuro sa akin, sabi niya, bigyan ko na doon ng tiki-tiki, pero ever since hindi ko naman ano, hindi ko nagawa. Kasi hindi ko naman kung parang bibigay. Pero ganun sila kadamon. Pero, ganun pa na talaga siguro. Kasi
guys, narinig niyo yung mga ano, yung mga veterans na nagtuturo. Ito kasi si Sir Melchor Galotera, yan na yan eh. Siya na talaga yun. Pag narinig niyo siya, isang magaling na fancier. So yung tinuturo niya, yung mga tinuturo ng ibang fancier, ganito lang yan. Napakarami natin fancier na na-interview din, magagaling din. So kuha lang kayo dun sa mga sistema na angkop para sa inyo. So hindi naman kailangan ganito. Kayo rin sa sarili nyo ang susubok na okay ba sa akin to, okay ba sa akin sistema na to. Si Sir Melchor, ganito yung ginagawa, champion fancier. So observation pa rin. Tignan nyo yung ibon nyo, kung hiyang kayo sa ganun, o paglipad nyo, okay naman yung ginawa ng ibon sa ganun sistema. So tuloy-tuloy nyo lang yan. Tuloy-tuloy nyo lang. Basta number one sa ibon, observation. May pattern ka na. May pattern ka na kung paano gagawin mo. Kailangan, observe mo pa rin kung dapat ba siyang ginawa mo na ganito. Kung malungkot ka, kung pasabantayan niya, dapat alamin mo kung ano dapat ibigay. Hindi yung nakita mo, basala yung tayo niya, then yun ang nakalagay ito sa program, yun pa rin ibibigay mo. Then, observahan mo. Dapat naiintindihan mo kung ano ang ginagawa mo ito sa ibon. Yun lang ang ano doon. What's up, ibon? Please like! Share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para malapit kayo sa mga bagong videos namin!